Totoo ba na may malalim na kahulugan ang bansag na Black Mamba sa basketballistang si Kobe Bryant? Ang maagang pagkamatay ng isa sa pinakamabilasik na manlalaro sa National Basketball Association ng Amerika na si Kobe Bryant ay pinagdadalamhati ng milyon-milyong mga tagahanga nito, lalo na sa bansang Pilipinas. Ang manlalaro ng 20 taon sa Los Angeles Lakers ay isa sa pinakamayamang atleta sa kasaysayan. Nang ito ay pumanaw, dahil sa isang aksidente, ang kanyang yaman ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 500 milyong dolyares o sobra sa 25 bilyong piso. Subalit ang kanyang nakaraan ay muling nabigyang pansin kamakailan lang. Mayroong nagsasabi na bagaman masaya ang naging buhay ng atleta, ang bansag na Black Mamba ay may madilim na pinagmulan. Ang tanong, totoo ba? Ano ang Black Mamba? Ayon sa National Geographic Society, ang Black Mamba ay isa sa pinakamakamandag na uri ng ahas at dahilan ng maraming pagkamatay ng mga tao. Ito rin ay mabagsik kung mayroong mapanganib na hinaharap. Kung kaya't ayon sa marami, ito ay tinaguriang pinakanakamamatay na ahas sa buong mundo. Ang Black Mamba ay may bilis gumapang ng 20 kilometro sa isang oras o mula sa Ninoy International Airport hanggang sa Muntinlupa sa loob ng isang oras kung ito ay hindi titigil. Ang kamandag ng Black Mamba ay nakamamatay sa loob lamang ng 20 minuto kung walang anti-venom. Kaya mayroong nagtatanong kung bakit ito ang naging bansag sa basketballista. Ang sagot ng Business Insider, ito ang bansag na ninais ni Bryant mismo para sa kanya. Dahil sa hindi magandang pangyayari noong taong 2003, noong matapos ang insidente, ayon sa ulat, ginusto ng atleta na magkaroon ng isang personalidad para sa laro ng basketball at isang personalidad para sa kanyang pribadong buhay. Sa matalinhagang pananaw, si Kobe Bryant ay ang pribadong pagkatao nito at ang Black Mamba ang magilas na personalidad sa larangan ng basketball. Ito ang tinatawag na alter ego. Batay sa American Psychological Association, ang tinaguriang alter ego ay kataga na ginagamit sa matalinhagang pangalawang sarili o ang bahagi ng ating pagkatao ngunit kakaiba kumpara sa tunay nating sarili. Ayon sa pagsusuri ng daringtolivefully.com, ang isang alter ego ay maaaring maging tagapagligtas ng isa kung mayroong mapanganib na hinaharap. Marahil ito ang dahilan kung bakit nabuhay ang Black Mamba sa pagkatao ni Kobe. Ang mga paghamon sa kanyang buhay ay nangailangan ng isang tagapagligtas sa mapanganib na hinaharap. Kung kaya naman kahit na maraming pinagdaan ang di kanais-nais na karanasan si Kobe Bryant, matatanto na ang Black Mamba sa basketball court ay patuloy na tumatalo sa mga kakumpetensya nito at walang awang dumudurog sa mga kalabang manlalaro. Ayon sa Bleacher Report, ang Black Mamba ay pang-apat sa may pinakamataas na punto sa kasaysayan ng National Basketball League. 5 beses itong nanalo ng championships, naging finals MVP ng 2 beses, kasama sa 18 All-Star Games,
apat na beses naging All-Star MVP at marami pang iba. Kaya marami sa mga tagahanga at kaibigan at kapamilya nito ang nagdadalamhati dahil sa masalimuot na aksidente na naganap noong January 26. Bagaman pumanaw na si Kobe Bryant, ang Black Mamba ay mananatili pa rin sa isip at puso ng maraming.